Naku, meron akong babanatan. Marami na naman masasaktan ito. O, sandali lang ho, ha? Meron tayong babanatan lang. Sandali lang ho, sandali lang ho. So, yung mga pusong mamon at saka yung pusong pusong mamon at balat sibuyas, medyo takip nyo na lang yung muna yung mata ninyo o kaya mag-exit na lang po muna kayo. Ayaw nyo marinig ito. Bakit? Kasi ho, may babanatan akong hindi ko nagustuhan. Pasensya na ho, ha? Yan ho. May magagalit na naman sa atin ito. May magagalit na naman. Dapat MECQ na lang ang pinatutupad sa NCR Plus. Ayon kay Senator Imee Marcos. Lalo na maraming tao ang nagugutom sa ECQ. Anya. Di sapat ang ayudang 1,000 kada beneficiary. Maximum ng 4,000 kada pamilya. Mm. Ang LGU na lang ang tinatakbuhan ng kung matinong swerte, kung hindi, edi ibobotok kami sa 2022. Ala, tsamba na lang kakarampot na ayuda. Talagang kulang ang 1,000 kahit walang karning manok o babo yan. Kaya tigilan na yan pangkalahatang ECQ ng NCR Plus. Kung sabay na tumataas ang bilang ng infected, pati na rin ang unemployed. Okay, ganito, ha? I will be fair. Sinabi ko naman sa inyo, eh. Nung merong magandang sinabi si Velasco, pinalakpakan ko siya. Pero sabi ko nga sa inyo, mapakilala o hindi natin kakilala, ay babanatan natin pag may mali. Sa tingin ko lang, mali ho itong sinasabi ni Senator Imee. Bakit ho? Sinasabi niya na wag na daw, dapat eh mag-MECQ na lang. As much as I want to, don't want to comment on this, but I have to. Why? I think, Senator Imee, para ho atang hindi nyo ho ata alam ang nangyayari sa ground. Ang isang dahilan ho bakit tayo naka-ECQ, dahil ho ang ospital natin ay hirap na hirap na hirap na ho. To the point, ang mga kababayan nating may COVID ay namamatay na sa labas ng ospital. Ganun na ho, sobrang dami ang ospital natin. Madam Imee, yan po ang dahilan kung bakit tayo naka-ECQ. Naintindihan ng gobyerno na talagang mahirap ito sa ekonomiya natin. Mahirap ito sa mga kababayan natin. Naintindihan ho ng gobyerno yan. Pero Madam Imee, may mas malaki pa po tayong problema. Yan po ay ang mga ospital, ang mga nurse ay nauubos na ho. Kahit mga nurse at mga doktor may sakit na ho. Wala nang nag-aalaga. Kulang-kulang na. Yan ho ang dahilan ng ECQ, Madam Imee. Sana po ay maintindihan ninyo na hindi ito usapin lamang ng employment ng tao. Oo, naintindihan ko na mabigat, mahirap sa ekonomiya. Okay? Naintindihan ho natin lahat yan. Pero ang problema ay ito. Ang dami na nagkakasakit, hindi na maasikaso ng gobyerno. Bakit? Sobrang dami na yung ospital, puno na, mapaprivate, mapapublic, puno na ang ospital. Kaya ang payo ng DOH ngayon, pag ikaw may sakit at mild lang naman, huwag ka nang pumunta ng ospital. Huwag ka nang makipag-agawan doon sa mga nag-aagawan sa oxygen. Kulang-kulang na. Kulang-kulang na din yung mga machine na tutulong sa may mga COVID. Madam Imee, yun ang problema. Sana ho, maintindihan din nyo ho. Sana lang ho, na andun ho kayo sa ground. Madam, marami na pong namamatay. Marami na pong hindi talaga magamot. Sana, Madam Imee, ito akin ha,
sana kesa na yan ang kinokomentuhan mo, bakit hindi mo ikomentuhan ng ivermectin o yung iba pang gamot like Lianwang, bakit hindi ho kayo mamigay? Hindi ho tayo maging quote-unquote reklamo lang. Sana ho'y tumulong na lang tayo. Ngayon, eto na ha, makinig kayo na mabuti. Masyado daw mababa ang 1,000. Alam nyo ho, kung titingnan mo nga naman, oo nga naman, ano ba naman mabibili sa 1,000? Remember, 1,000 ang ilan nang bibigyan? 22 million! Imaginin mo yon. Kayo na ho magkwenta, 1,000 times 22 million. Alam nyo kung ilan yon? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan ho yung inaproban, 22.9 million people sa ECQ areas ang bibigyan. Ha? ECQ areas lang, ha? 22.9 million. Pag tinimes mo yan sa 1,000, that's 22.9 billion, madam. Malaki ho yan. Hindi ho biro yan. Alam ko ho, marami hong nagagalit na napakababa na 1,000. Pero teka, hindi ho tayo mayamang bansa at mamimigay. Oh, yung mga nagsasabi ha, hindi ho ako ha, hindi ako. Yung mga nagsasabi na pag nanalo daw yung CBBM, eh, may gold daw na pamimigay, yayaman na ho daw ang bansa natin. Yung mga nagsasabi ng ganyan, kung totoo yan, eh bakit hindi ngayon ipamigay yan? Ha? Yun ang naiinis ako eh. Yan yung propaganda ng iba na sinasabi na pag nanalo daw si BBM, ipamimigay yung gold dahil meron daw gold. Sabi ko, kung totoo yun, eh bakit hindi ipamigay ngayon? Tamang-tama ngayon o kailangan ng ayuda. Ano ang point ko dito? Ang point ko dito, madam, we are in a crisis. Napakatinding problema ito. Dalawa lang ang tao sa Pilipinas sa kasulukuyan. Alam nyo kung ano yon? Yung pabigat, reklamador, magkakasama yan. At yung pangalawa, tumutulong lang. Tumutulong na masolusyonan ang problema na ito. So sana hinihingi ko na lang kay Madam Senator Imee, baka naman, baka lang naman ho, pwede na instead na ganyan ho ang ating sabihin, iparealize ho natin sa mamamayang Pilipino that the government is spending 22.9 billion to help our kababayans. Ang laki ho nun, madam. Eh kung sana, ang comment na lang natin ay ganito. Dahil may problema tayo dyan, pag-aaralan natin ng ivermectin at itutulak natin. Kunwari ganyan. O di kaya, susubukan natin pababain ang presyo ng Lianwang. Pwedeng ganun. Kung ano yung makakatulong, baka pwede. O, isa pa, baka naman po pwedeng sabihin natin na dahil hindi kinaya ng national government, bakit hindi tayo magpasa ng batas na makakabigay pa ng tulong sa kababayan natin. Diba ho? Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito, malinaw na sinasabi ko. Dalawang klase na nagre-react patungkol sa ayuda. Ano ho yun? Yung ganito, yung katulad kay Senator Imee, at meron din yung katulad sa BTS. Ano yung sa BTS? Hindi sapat yung ayuda, kaya i-push natin tong 10,000. Oh, tingnan nyo yung pinagkaiba ha. Dito, inireklamo lang yung ECQ, gawin ng MECQ, mababa itong 1,000. Dito sa kabilang banda, ang sinabi, hindi sapat ang ayuda, magpasa tayo ng batas na magbibigay ng 10,000 dahil kaya natin to. Dalawa. Sige ho, kayo ho ang sumagot. Mali ho ba ako dyan? Bulag lang ho talaga kayo. Yun lang ho ang tanong ko sa inyo. $22.9 million sa Metro Manila lang ba, sir? Di ba nasa 20 million lang ang populasyon ng Metro Manila 0.1? Saan po ang sakop niyan? Ang sakop po niyan yung nasa bubble. Lahat po nang nasa ECQ. Okay? Hindi lang yung Metro Manila yan. NCR, kasama rin po dyan yung NCR Plus. Lahat po ng lugar na nasa ECQ yung makakatanggap ng 1,000
doon, ulitin natin ha, doon sa mga nasa baba lang ho. Kung may pera na ho kayo, kung medyo hindi na ho kayo kasama doon sa listahan, konting hiya naman ho. Konting hiya naman ho, yun lang sa akin. Huwag na ho tayo magreklamo na hindi ako nakatanggap. Sandali lang ho. Hindi ho talaga lahat makakatanggap. Hindi ho, baka ho kakala ninyo na sa Japan ho tayo, na sobrang yaman ng bansa. Hindi ho. Tayo ay third world country, wala ho tayong kayamanan. Wala tayong Yamashita treasure. So hindi kayang bigyan ng lahat ng Pilipino. Ang akin lamang po ay ito. Nakikita natin ang problema. Okay? Ikaw ba'y nakakatulong o nakakabigat ka sa problema? Tanungin ko lang sa inyo yun. Kayo na humbalang sumagot. It's time to help instead of complaining. Yan ang totoo eh. Kaya nga alam mo, ito lang ang komento ko. Alam mo, ito pinaka-conclusion ko. Nung nabasa ko ito, honestly ha, nung nabasa ko yung komento ni Madam Imee, pasensya na ho, Madam Imee ha, sorry ho ha, sobrang napasalamat ako na ang presidente natin ay si Pangulong Duterte. Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, kung siguro iba ang presidente natin at hindi si Pangulong Duterte, eh, baka pinabayaan na lang tayo. Sige, huwag na tayo mag-ECQ. Kasi masisisi pa kami. O, di ba? Kaya lang, oh, meron tayong Pangulo na hindi ho siya nagbibigay ng kanyang desisyon base sa popularity. Kung hindi, siya ho'y nagbibigay ng desisyon kung ano yung ikabubuti natin. Magkaiba ho kasi yung popular na desisyon, pwede namang sabihin lang na o kayo, sige, hayaan na natin mag MECQ lang o di kaya yung madali lang na lockdown. Kasi baka masisi kami. O pwedeng ganun, di ba? Maraming matutuwa. Pero buti na lang, meron tayong Pangulong Duterte, ang iniisip niya kung ano yung ikabubuti ng bansa kahit hindi ito popular na desisyon. Isipin nyo na lang yun ha. Sa totoo lang, bawas boto tong ECQ na to eh. Hindi nyo ba naisip yan? Bawas boto yan! Kaya nga maraming mga politiko ngayon na ginagamit yung ECQ para sa sarili nilang interes. Hindi ko sinasabi si ano ha, si Senator Imee. Bakit? Si Senator Imee ay hindi naman kakandidato sa 2022. Ang sinasabi ko lang, napakaraming politiko ngayon na ginagamit ang pandemya para sa sarili nila. Isisisi nila si Pangulong Duterte, sisisi ng gobyerno para sila pogi. Number one na ho dyan, si Balimping. Panay ang sisi. Ah, keso wala daw, naka-in charge. May pag-anong-ganon pa siya. Akala mo naman ang galing. Hindi, di ba ho? Yan ang sinabi ni Lacson eh. Parang wala atang in charge ngayon. Akala mo naman talaga, napakagaling niya. Pero nung binigyan siya ng trabaho nun, nga. Iniiwan. Sinisi. Yung gobyerno. Siya na yung binigyan ng trabaho maging Yolanda Czar. Ha? Yung czar na yan. Tapos iniiwan. At sinising gobyerno kesyo wala daw donasyon na nakakarating. Oh, ganun ang klaseng politiko na masasabi mong napakalupit nito. Kasi oh, alam mo, pag ikaw ay public servant, dapat ikaw ay problem solver. Hindi ka yung public servant, reklamo ka lang ng reklamo. Iyan ang pinagkaiba ng politiko at public servant. Ang politiko, reklamo lang na reklamo yan. Ang public servant, problem solver yan. Iniisip niya, katulad eh, halimbawa, oh, si Kong Mike Defensor, reklamo ba siya? 1,000 lang binigay, walang yang hayop niya. Animal yung national government, 1,000 lang ang binigay. Oh, hindi, anong ginawa niya? Ay, may nakita akong paraan. Magbibigay ako nitong gamot na sa tingin ko ay makakagaling sa o makakaprevent. Solusyon ang ibinigay. Hindi problema. Hindi inireklamo yung problema. Kaya ako
ako, busit na busit ako. Ito ha. Busit na busit ako sa mga politiko. Ngayong panay ang reklamo, panay ang daldal, panay ang ngawa. Hindi tumulong. Hindi magbigay ng solusyon. Kung ikaw senador ka, ha? Kung ikaw senador ka, bakit hindi ka gayahin mo yung BTS na nagpapasa sila ng batas na magbibigay ng 10,000? Oh. Sa mga kababayan natin, bakit di mo gayahin si Kong Mike? Oh. Okay, kung hindi ka niniwala sa ivermectin, eh bakit di ka mamigay ng vitamin C at zinc dyan? Saksak mo sa baga ng mga Pilipino. Ibig sabihin, solusyon ang ginagawa mo. Hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Yan ang problema sa mga politiko natin. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw eh. Ginagamit talaga eh. Oh, ayan. Mary Ann Salbner. Mabuti pa si Ramon ang tumutulong. Oh, ayan, di ba? Binabanatan ko din yan. Pero ngayon, tumutulong, edi palakpakan. Ganun lang naman, no, eh. Kesa ngumaungaw, kesa batikusin ng gobyerno, tumulong ka, papalakpakan ka. Oh, palakpakan ulit. Yun lang naman akin, eh. Sabi ko nga sa inyo, pag tumulong, palakpakan. Ang ayoko, ito. Itong halimbawa, eh bakit di mo palakpakan si Lenny Robredo? Tumutulong naman siya. Magkaiba ho yung ginagawa niya. Tutulong siya pero babanat siya. Sa madaling salita, nagpapalinis lang. Nagpapaganda, nagpapaputi lang. Gagawin niya, dudumihan niya ibang tao. Sasabihin niya, ganito ang gobyerno, ganito ang gobyerno. Ako, tulong ako. Tulong ako. Oh. Kasi if you really want to help, you keep your mouth shut. Okay, bakit to? Hindi ho nakakatulong. Okay? Anong gawin mo? Tumulong ka, magbahagi ka, at sampal yun dun sa gobyernong o public official na hindi nagtatrabaho. Hindi ba ho? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kasi yun yung tipong hindi mo kailangan bumatikos pero yung ginagawa mo, sampal yun sa mga tamad o yung mga mali-mali. Eto, ano lang tayo, objective lang tayo dito ha. Sabi ko nga sa inyo eh, kahit husino, kahit mapadilaw yan, pag yan tumulong, papalakpakan ko. Pero yung tulong pero may batikos, iba ho motibo nun. Politika, halatang halata. Oh, sabi nga ni Diego Latigo, correct oh. Bakit ang talino nito ni Diego Latigo? Palakpakan nga natin to. Parang nanunumbat lang si Lugaw. Korak! Kasi oh, ang ECQ naman hindi lang sa atin yan. Alam nyo ba bakit nag-ECQ? Baka hindi kasi alam ng ibang kababayan natin eh. Nag-ECQ to make the reproduction rate slower. Ano ibig sabihin? Para bumagal lang. Sa madaling salita, i-post lang natin ng konti. Post lang. Para bumagal lang ng konti. Bakit? Nang makasurvive yung ating mga ospital. Remember ha, ang ospital ho, eh, hindi ho yan ano, ang dami pang component na meron dyan. Sino? Yung nurse, yung doctor, okay? Ano pa? Yung mga machine na ginagamit. Hindi ho yan mumurahing machine. Ano kala ninyo? Mumurahing machine yan? Hindi ho. Napakadami yung component ng isang ospital, masasabi mong kailangan na ng hinga o pahinga. Marami nga ho, di ba? Ito ha, isipin nyo na lang to. Hindi ko nga maintindihan bakit di sumasaksak sa kukote ng mga ilang politiko. Nabibuhisit ako eh. Oh, may mga nurse, yung kanilang mga magulang, hindi nga nila maipasok. Nurse na yun ha, nasa ospital na yun ha, hindi nila maipasok yung magulang nilang may sakit. Na nahawa nila dahil sila nagtatrabaho. Hindi mo ba kayo naaawa doon? Tapos sasabihin natin, hindi, mag-MECQ na lang kasi. Hindi sapat yung 1,000. Hindi ba? Sa akin, ito lang eh. Simple lang. Hindi pala sapat yung 1,000. Ano solusyon? Kung malalim kang tao, isipin mo ito, kung ikaw ay malalim na tao, ha? Kung malalim kang tao at hindi ka mababaw na tao, ang problema, hindi sapat ang 1,000. Tama, mali.
Bakit mo idadama yung MECQ o ECQ? Eh, may problemang sinusolusyonan yung ECQ. Yung napupuno yung ospital, nawaubusan na tayo ng mga nurse, na wala na tayong mga machine. Yun ang problema na sinusolusyonan ng ECQ. Ngayon, may problema. 1,000 lang ang binigay. Bakit hindi yan nasolusyonan natin? Bakit hindi tayo magpasa kung kaya naman natin at senador naman tayo? Bakit hindi yun ang gawin natin? Ha? Pangalawa, aside from magreklamo tayo, bakit hindi tayo sarili natin gumawa tayo ng tulong? Ang daki ng budget natin dyan. Bilang isang congressman, bilang isang senador, napakalaki ng budget natin. Bakit hindi ka magpatayo ng mga lugar mo kung saan pwedeng i-accept yung mga may COVID? Ang daming pwedeng gawin kesa sa magreklamo at dumaldal. Diba ho? Kesa sa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Kakainis.